Kailan nga lang nung naibalita na parang may nahara nga sa customs ng mga black na langgam mula nga sa bansang Poland. Well, that may sound so weird nga para sa atin dahil syempre, bakit nga naman ipupuslit pa nila ang mga langgam? Well, panoorin mong buo ang video natin ngayon dahil siguradong maraming bagay ka pang malalaman na mas weird ng dihama kumpara dyan na pinuslit nga sa mga mismong paliparan pa. Pero syempre, bago tayo magsimula dyan, ay nanunod ka nga pala sa kwentong brother, at ako nga pala ang inyong kuya, si Kuya Eddie, back for another kwentuhan. And with that, mabuti pa, simulan na natin. Simulan natin ang kwentong ito sa isang 8 taong gulang na Spanish little boy. Noong 2015, alam nyo ba, inagulat nga ang mga otoridad sa northern border ng Africa matapos ngang matuklasan na may nakatagong bata sa isang maleta. Well, alam nyo, na-detect nila yung laman ng isang maleta at pagbukas nga nila, nako, tama nga ang nakita ng kanilang scanner. Isang bata ang nasa loob ng isang maleta. Kawawang bata, pinagkasya sa isang masikip at madilim na maleta. Kaya siguradong hirap na hirap siguro itong huminga. Well, alam nyo, ibase po sa mga ulat, ang 19 anyos na babaeng may dala-dala doon sa maleta na kinalalagyan nga nung bata ay hindi naman talaga kaano-ano nung bata. Binayaran siya nung tatay nung bata para nga dalhin yung maleta. Well, alam nyo, ang plano ay sunduin nga ng tatay yung anak sa Ivory Coast at plano itong dalhin papuntang ang Canary Islands kung saan nakatira yung tatay. Pinauna niya nga ng isa't kalahating oras ang babae at ang kanyang anak. Hindi niya alam nabuking pala ang kanyang plano. Kaya nung dumaan na siya doon, inabangan na siya ng mga otoridad at syempre hinuli na for human rights abuse dahil sa tangkangang pag-i-smuggle nung kanyang anak. Well, sana dinaan niya na lang kasi sa legal na proseso. Noong 2007 naman, isang lalaki mula sa South Korea ang hinarang sa Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport dahil natuklasan nila na may dala itong 30 na mga patay na ahas at ibon. Medyo kadiri, nakalagay ang mga hayop na ito sa loob nga ng mga garapon. Well, alam nyo, ipinagmulta nga yung lalaki ng $800 dahil sa illegal nga na pagdadala na itong mga patay na hayop. Alam nyo, ayon sa mga report, marahil ay gagamitin ang mga hayop na ito for medicinal purposes umano dahil may mga ibang kultura nga sa ibang bansa na gumagawa nito at marahil siguro narinig nyo na yan. Well, yan nga ay dahil maayos na nakapreserba sa mga bote itong mga hayop at ang mga ahas, alam nyo ba, may mga scorpions pa nga sa loob ng kanilang bibig. Noong 2012 naman, isang mag-asawang German ang nahuli habang tinatangka nilang i-smuggle ang higit 232 na mga tarantula nga, mga ipis at mga scorpions sa El Dorado Airport. Alam nyo, inakalagay itong mga insekto sa nasa 200 na mga tupperware at syempre isiniksik nila sa isang maleta. Alam nyo, ang depensa nga nitong mag-partner sa mga dala nilang insekto ay for academic purposes umano yung mga dala nila. Pero again, syempre, wala kayong dalang proper permit to collect nga and carry them papunta sa kung saang lugar man. Kaya talagang, syempre, haharangin kayo. Again, marahil ay hindi naman nga masama ang intensyon nitong mag-asawa pero hindi nga nila ito idinaan sa legal na proseso. Kaya ayun, nahuli sila. Nakakita ka na ba ng tunay na gold bar? Well, siguro sa internet at sa TV pa lang gaya ko. Pero alam nyo ba na ang mga cleaners ng eroplano sa Eastern India hindi lang nakakita ng gold bars kundi limpak-limpak nga na gold bars. Naglilinis umano raw sila noon sa CR nga ng isang eroplano nang madiskubre nila sa hidden toilet compartment nito ang mga ginto nga na agad naman nilang ipinagbigay, alam nga, sa mga otoridad. Well, kung susumahin, alam nyo ba, 24 na gold bars ang natagpuan at nagkakahalaga lang naman ito ng around $1.2 million o around 60 million pesos. Well, alam nyo, yan ay noong 2013 pa. Well, syempre, sinubukang ipuslit yung mga ginto na iyan sa ilegal nga na paraan para hindi na nga ito dumaan sa karampatang dokumento at makamenos sila sa kanilang gastusin.
Maraming pagkakataon ang naharanga sa mga airport ang ilang mga tao na may dalang granada. Well, siguradong hinding-hindi mo gugustuhin magkaroon nga ng kasabay na may dala nito sa loob ng isang eroplano. Noong 2017, isang pasahero nga sa Alabama ang nahulian ng hindi lang isa kundi apat ba naman na 40mm na grenade sa kanyang hand carry na bag. Nako po, hindi kaya niya naisip na madedetect nga yan ng scanner. Well, good thing na harang ito ng mga otoridad para sa safety ng mga pasahero. Well, marahil ay first time ninyong maririnig ito dahil kahit ako alam nyo nung nalaman ko ito, eh hindi ko alam na may ganito pala. Alam nyo ba noong 2004, may isang British na babae ang nahara nga sa Athens Airport dahil nag-alarm nga ang metal detector nung dumaan siya doon. Well, alam nyo nung una ay nagtaka sila kasi kahit wala naman siyang kahit anong metal nga sa katawan, kahit alahas eh... Ayun, tumunog pa rin. Pero syempre imposible nga namang magkamali yung metal detector, kaya nga pinagpatuloy nila yung paghahanap ng bakal. At grabe, grabe, nagulat sila dahil nakasuot pala itong babae ng isang chastity na belt. Well, para sa hindi nakakaalam, ay ganyan ang itsura ng chastity belt na tinatawag. Well, tulad ng inyong nakita, isa itong parang sintron na underwear ba. Nakakagulat ito dahil ang ganitong bagay nga ay ginagamit lang noong unang panahon. Kaya nga, sinong mag-aakala na may gumagamit pa rin pala ng ganyang bagay ngayong panahon? Well, para nga sa kaalaman ng marami, ang chastity belt ay ginagamit nung unang panahon para pigilan niya ang mga tao. Mostly, syempre, mga babae ang pinapagamit nito na maki-ano. Well, gets nyo na yon. Kaya nga, may built-in na lock ito. Well, hindi naman karaniwang puro bakal ito noong nauso ito nung Renaissance period. Dahil may padding nga ito sa parting gitna na pwedeng palitan para syempre hindi naman tumama yung bakal doon sa laman. Pero alam nyo, for me, this is a form of torture, lalo na nga kung matagal na sinuot. Dahil sa ginawa ko ngang pagre-research dito, masakit umano yan isuot at delikado syempre for long term use. Alam nyo, sa depensa ng babaeng nahulian ito, pinasuot raw siya ng asawa niya para nga masigurong hindi raw siya gagawa ng syempre yung hindi niya dapat gawin. Well, sa madaling sabi, walang tiwala ang kanyang mister sa kanya. Grabe namang lalaki yan. Dahil sa paliwanag ng babae, alam nyo pinayagan na rin siyang sumakay sa eroplano on pilot's responsibility. Aware ba kayo sa Chainsaw Massacre na movie? Well, kung hindi pa nga talagang makapigilin nga yung movie niyan. Well, nabanggit lang naman namin sa inyo dahil noong 2017, nahara nga sa airport ang isang tao na may dalang chainsaw. Well, ewan ko kung anong naisip niya pero obviously walang pasaherong gustong sumabay sa iyo pag may ganyan ka doon. Hindi lang dahil napanood nila syempre yung Chainsaw Massacre kundi dahil delikado nga naman. Hindi naman sa sinasabing gagamitin mo yan sa kanila pero ano nga bang agenda mo in the first place at magdadala ka ng ganyang delikadong bagay? Well, syempre mabuti na nga yung nag-iingat. And once again, kung nagustuhan nyo natin video ay pakilike naman po ito at syempre mag-subscribe na nga kayo for more contents like this. At ngayon ay pasalamatan na natin yung mga kapatid natin na nakasama natin sa nakaraan nating kwentuhan. Salamat po nang maraming marami sa inyo. And once again, ayaw nga pong liang inyong kuya, si Kuya Eddie na nagsasabi nga, aha, may bago na naman akong nalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre, paulitin hanggang sa muli. Goodbye.